Please turn your Bibles to the letter of James. I am reading the New Living Translation. This letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. It is written to Jewish Christians scattered among the nations. Greetings. So today we will begin a new series, and we are going to go through the short letter of James. Ito po ang una sa pitong mga sulat na tinatawag na general letters or Catholic letters. Noong pong 4th century AD, yung pong historian na si Eusebius, ang pagkakatawag niya dito sa pitong mga sulat na ito ay Catholic letters. Pero ang ibig niyang sabihin ng Catholic ay hindi Roman Catholic, kung hindi universal. Kaya ito ay tinatawag na general letters or universal letters sa dahilang ang karamihan ng mga ito ay nagtutukoy sa mga Kristiyano in general rather than to any particular church or individual. Although kung babasahin ninyo yung 2nd and 3rd John, mapapansin nyo na itong mga sulat na ito ay addressed sa mga individuals. Kaya lang, matagal ng panahon, tinatrato itong dalawang sulat na ito as supplements to 1 John. Kaya dinidikit nila ito sa 1 John. At ang 1 John, maliwanag na general ito sa kanyang mga ina-address. Now, kung titingnan natin ang sulat ni Apostle Paul, iba naman siya. Ang kanyang mga sulat ay very specific and addressed to particular churches and individuals. Kaya mababasa natin, sabihin niya na itong sulat na to, for example, is written to the leaders and the saints in Philippi, or to the churches in Galatia, or to Timothy, or to Titus. So, yan ang pag-aaralan natin ngayon. We are going to look at these general or particularly itong una na ito dito sa tinatawag na general letters. Now, the reason why I chose this letter is because of its central theme. Napakaganda nitong tema, nitong sulat na ito. The theme is genuine faith transforms lives and produces good deeds. Ito ay isang katotohanang dapat nating bigyan ng diin sa mga panahong tulad nito, lalo na ngayon, that talk is cheap and people make big claims or promises that are so far from the truth. It is a sad fact that even Christians can be guilty of making false claims when they say that the gospel is the power of God unto salvation, or that Jesus is the answer, and yet live in sexual immorality, disobedience, insubordination, enmity, strife, jealousy, slander, gossiping, fits of anger, rivalries, divisions, and things like these. Nakakalungkot. Pero minsan ganun na nangyari. Yung mga mananampalataya, sasabihin nila na si Jesus, ganito ang kanyang kapangyarihan, pero pinanunood ng mga unbelievers, ang kanilang asal, ang kanilang kilos, hindi sila makapaniwalang totoo yung mga claims na yon. Writing in a style clearly influenced by the Old Testament book of Proverbs and the Sermon on the Mount, James confronts this hypocritical way of life head on. Sabi nga ng James chapter 2 and verse 14, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him?" Dagdag ng James chapter 2 verse 17, "So also faith by itself, if it does not have works, is dead." Sa pananalita ngayon, in today's speech, we would say, don't just talk the Christian faith, live it. James is going to expose hypocritical practices and give us practical advice on how to live the Christian life. Pwede niyong tingnan itong letter of James as a how-to book on Christian living. As we go through this series, let us be prepared to be rebuked, corrected, and admonished so that we may live genuine Christianity.
Before getting into any book of the Bible, napaka-importante na tanungin muna natin itong mga basic questions na ito. Who wrote this? When was it written? To whom was it written? Why was it written? What is written? Now, bago tayo, every time, babasa kayo ng isang bagong libro from the Bible, whether Old or the New Testament, maganda na tanungin ito. Lalo na pagdating ng New Testament, napakagandang tanungin muna to at makita kung ano yung sagot bago natin pasukin yung libro para mas maintindihan natin, mas ma-appreciate natin. So let's start with the first question. Who wrote this? Sino ang may sulat nitong letter na ito? The author of this letter identifies himself as James. Sabi ng James chapter 1 verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the tribes in the dispersion, greetings. So nagpapakitang siya ang sumulat na ito. Now, ang pangalang James ay isang common na pangalan in New Testament times. Para mo na rin sinabing James ngayon, di ba? Maraming nagngangalang James sa ating panahon ngayon. Ganun din noon. But in the Bible, four men in the New Testament have this name. Una, James, the brother of John, one of the sons of Zebedee, and one of the 12 apostles. Ang isa pa na nagngangalang James is the son of Alphaeus, also one of the 12. He is also called James the Less. Another is James, the father of Judas. Yung Judas, hindi yung si Judas na Iscariot, kundi ibang Judas. Pero yung tatay niya, itong si Judas na to, another apostle, pero ang tatay niya, ang pangalan din, ay James. But there is another James, James the half-brother of the Lord Jesus Christ. In Galatians chapter 1 verse 19, Paul refers to him as the Lord's brother. He appears in Acts chapter 15 as wielding a preeminent influence in the church at Jerusalem. Now, the letter could not have been written by James, the brother of John. Hindi pwedeng siyang sumulat doon because he was martyred too early to have written it. No? Kung makikita natin yan, sa 12 mga apostol ng Panginoong Jesus, yung James na yan, na kapatid ni John, ang unang pinatay. He was martyred very early, so hindi pwedeng siyang sumulat noon. Now, the other two men named James are less likely candidates as authors of this letter because they did not have the stature nor the influence that the writer of this letter had. Kaya nga, isipin nyo na lang, yung James, tatay ni Judas, paano naman siya makasulat ng ganito? At yung isa, kaya nga tawag sa kanya, James the Less. Hindi siya ganun ka-influential at ganun ka-prominent. Now that leaves us only with James, the half-brother of Christ, and the brother of Jude, who also wrote the epistle that bears his name. From the earliest ages, James, the Lord's brother, has been agreed upon as the writer. Ito yung mga bagay bakit nating masasabi na si James, na kapatid ng Panginoong Jesus, ang sumulat nito. James appears to be a key leader in the Jerusalem church because when Peter was rescued from prison, he told his friends to tell James. No, nakalaya siya sa prisuhan. Sabi niya, sabihan ninyo si James, si Santiago, na nakalaya na ako. That's in Acts chapter 12, verse 17. In Acts 15:13, we read of James speaking with authority during the important council in Jerusalem. Sa Acts chapter 15 and verse 13. Paul, on his first visit to Jerusalem after his conversion, saw James. Sa Galatians chapter 1, verse 19. Ang tawag nga ni Paul dito kay James na ito is that he is one of the pillars of the church kasama si Peter at saka si John sa Galatians chapter 2 verse 9. Jude, yung sumulat nitong isa sa mga letters dito sa New Testament, identifies himself simply as a brother of James. Nagpapakita rito na si James ay kilalang kilala nung panahon na yon. And because of the above-mentioned facts, James could speak authoritatively to the Jewish Christians scattered abroad. Kaya dito natin malalaman, ito yung James na to. Let me go to the next question. When was it written? Kailan ito nasulat? According to the well-known Jewish historian Josephus, James was martyred in AD 62. Obviously, that means that this letter was written where James himself was very much involved
it would surely have mentioned the issues from that significant occasion. I think importante yun eh. Si James, kasama siya. Isa siya sa prominent figures dito sa Council of Jerusalem. Nung pinag-uusapan nila ay patungkol sa issue na papano ba maligtas? Dapat ba nating i-require ang mga Gentiles to go through circumcision and to obey the law of Moses before they can be justified or before they can be saved? Now, dun sa debate na nangyari dun o discussion na nangyari dun, which involved the apostles, the elders, and the congregation in the Jerusalem church, makikita natin na masyadong involved si James doon. Meron siyang mga sinabi authoritatively at kasama siya sa mga nag-frame nitong letter na ito na pinadala nila sa iba't ibang mga churches na kung saan naghalo-halo ang mga Gentiles at mga Jews. Now, dito natin makikita kung sakali mang itong letter na ito ni James ay sinulat nung panahon na natapos na itong Jerusalem Council na tinatawag, mababasa natin ito dito sa letter of James. But ang isang bagay na napansin ng mga Bible teachers, ni isang bagay na may connection, ni isang issue na may connection sa Jerusalem Council, hindi nabanggit sa letter of James. So, ibig sabihin nun, ito ay nasulat even before the Jerusalem Council. Kaya nga sabi ng mga Bible scholars, posible this was written in the early 40s to mid-40s. So sabi nila, posible ganun. Yung sabi nila, maybe AD 45 up to 49, posibleng nung mga panahon na yun. So that's when this was written. Next question, to whom was it written? Kanino ito sinulat? The recipients are identified explicitly dito sa chapter 1 verse 1, nakalagay doon, to the 12 tribes in the dispersion. Sabi ng ibang translation, the 12 tribes scattered among the nations. Sabi ng New Living Translation. Now, anong pinapakita nito? Some hold that this expression refers to Christians in general, na pinaghalong mga Gentiles at saka mga Jews. But there are several considerations that make it probable that the recipients here were Jewish Christians. Hindi sila Gentile Christians o hindi pinaghalo. They are Jewish Christians. Bakit? Well, here are the reasons why. Ang isa, the 12 tribes, yung term na sinabi rito sa verse 1, 12 tribes would more naturally apply to Jewish Christians. The description of their assembly, isang bagay din ito na very interesting. In chapter 2 verse 2, mababasa natin ang salitang assembly roon. Pero ang Greek word na ginamit dito is not the Greek word ekklesia. Kasi yung salitang assembly in English, when you see the translation assembly in English, normally ang Greek word niyan is ekklesia, to refer to the church. But what is interesting here is, dito sa James chapter 2 verse 2, itong assembly is the Greek word synagoge. So dito galing yung salitang synagogue. Assembly. So bakit sinagoge o ang ginamit imbis na ekklesia sa Griego? Maaring pinapakita nga nito na nung mga unang panahon, yun pa ang tawag sa iglesia. Instead of church or posibleng yung gathering places nila, ay mas madalas sa synagogue nila ginagawa. Kaya siguro yun ang tawag doon, assembly. Also another thing, yung pangalan o description na ginamit patungkol sa Panginoon Diyos is the Lord of Hosts. Yung term na yon ay madalas ginagamit sa Old Testament to refer to Yahweh. So, again, masyadong nakadikit sa Old Testament. So, malamang ito ay binabanggit dito, kinakausap dito ni James o sinulatan niya ay mga Jewish Christians. The author also refers to his audience as brethren 15 times. Yan ang common na tawag sa mga kapatiran ng mga Israelita in the Old Testament. James also contains more than 40 allusions to the Old Testament and more than 20 to the Sermon on the Mount sa Matthew chapters 5 up to 7. Noong kausap ng Panginoong Jesus ay yung mga Hudyo, yung mga disciples niya ng mga Hudyo. So again, pinapakita nito, bakit ganun na lamang karaming mga Old Testament scriptures yung ginagamit? Well, because malamang nga, he was referring or he was addressing Jewish Christians. And also, the Jewish character of the epistle is seen in its stress
upon the law. Binibigyan ng diin yung law dito sa letter na ito ni James. That the recipients were Christians is clear, especially from James chapter 2 verse 1. Dito natin makikita na, yes, they may be Jews, but they were Jewish Christians. Sabi ng James chapter 2 verse 1, "My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory." So dito nagpapakita na naniniwala itong mga Jews na ito that Jesus Christ is the Messiah. Ang pananampalataya, ang object ng kanilang pananampalataya ay si Jesucristo. So dito pinapakita that they are Jewish Christians. The geographical location of these Jewish Christians is not specifically identified. Sabi lang doon, they are described as scattered among the nations or in the dispersion, which means they were not centered in one locality. Nagkalat sila. Possibly, they were believers who were forced to leave Jerusalem during the persecution that followed Stephen's martyrdom. Or maybe due to the persecution under Herod Agrippa I in Acts chapter 12. So nangyari, itong mga Jewish Christians na ito na dati nasa Jerusalem, spread out over Judea, Samaria, and even as far as Phoenicia, Cyprus, and Syrian Antioch, sa Mediterranean area. And James, the leading elder of the church in Jerusalem, felt responsible for these former parishioners and attempted to instruct them somewhat as he would have done had they still been under his care in Jerusalem. So pinapakita nitong letter na ito yung intimate knowledge ni James sa sirkumstansya na dinadaanan nitong mga mananampalatayang ito. And he writes with a note of authority expected of one who had been recognized as the spiritual leader in the Jerusalem church. Now, why was it written? The next question. At sinasagot natin dito yung issue na related sa occasion and purpose. Bakit ito sinulat? If we are correct that James wrote this letter to believers who had been dispersed from Jerusalem in the persecution following Stephen's death, the occasion for writing is fairly clear. Katulad nga sabi ko sa inyo, kung ito nga ay nangyari itong pagkalat ng mga Jewish Christians na ito sa Mediterranean area o dito sa iba't ibang mga lugar outside of Jerusalem ay dala ng persecution. So, ngayon, anong mangyari? Kung ikaw ay tunay na pastor, mararamdaman mo yung burden para dito sa mga parishioners mo, para dito sa mga tao mo. So ngayon, nabalitaan ni James patungkol sa kanilang mga dinadaanan, patungkol sa mga persecutions ng mga former members niya, kung paano sila kinoconfront nitong mga kaaway nila, lalo na yung mga mayayaman sa society. Nababalitaan niya kung papanong, kumbaga yung kanilang relihiyon ay nanatili na lamang in the area of intellectual notions. Hindi na nila pinapractice masyado yung kanilang pananampalataya. Nabalitaan niya kung papanong sila nagsisiraan sa pamagitan ng kanilang bibig. Papanong iba sa kanila nagiging mayabang, thinking na siguro ngayon kikita na ako, dito na ako sa lugar na ito, may pag-asa na ako na kumita ng pera. And all sorts of worldly attitudes and actions ay makikita natin dito. Yung kanilang fellowship with one another was being broken. And so, nung nabalitaan at narinig ito ng kanilang former pastor, then, etong kanyang ginawa. He wrote this letter in order to encourage his people, in order to make the needed changes in their lives and in their corporate worship. So, yun yung nangyari rito. Now, let's go to the last question. What is written? Ano bang nasusulat dito? Well, ngayon ang gagawin ko, as we look at this, ay titingnan natin itong outline. Nagsimula ang salutation dito sa chapter 1 verse 1. Tulad ng normal na mga sulat nung panahon na yon, very basic ang nakalagay, from A to B greetings. So nakalagay dito, kanino galing? Itong sulat na ito ay galing kay James. Dinescribe niya kung sino siya. He is a slave of God and of the Lord Jesus Christ. Sinulat niya rito kung sino yung tatanggap nitong sulat na to. It is written to Jewish Christians scattered among the nations, and then greetings. Yan yung unang makikita natin. Now, after nitong greeting na ito, we find 1, 2, 3, 4, 5 na mga tema.
Una, makikita natin, consolation to believers facing trials. Nagkalat sila sa iba't ibang mga bahagi ng mundo in that area. And so, ibang environment ito, ibang klaseng kultura yung kanilang kinaharap. They wanted to maintain their own culture. And so, ano nangyari? Persecution. Diba? Meron silang mga kilos, meron silang mga galaw na kakaiba dito sa communities na kanilang bagong kinabibilangan. And so, they were persecuted. And so, James had to encourage them. Pangalawa, may kita natin, yung true faith. Parang nangihina na yung kanilang pananampalataya. Parang nawala na yung kanilang tunay na pananampalataya. Puro, ano na lang, they are simply holding on to right doctrines, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. And James had to address that too. Ikatlo na may kita natin, there was dissension within the believing communities. Minsan, alam nyo, this is very interesting. Sinasabi natin, sana tayong mga mananampalataya ngayon ay katulad ng mga Kristiyano nung unang panahon. But when you go back to the Bible, you will discover sila rin dumadaan ng mga paghihiwalay, samaan ng loob, mga dissensions, mga divisions. And so, we find here dissensions within the believing communities. Ika-apat, we find ito yung kanyang exhortations para sa mga mayayaman at para sa mga mahirap sa chapter 4. And then, miscellaneous exhortations. Now, tingnan natin isa-isa ito. Now, let's look at pagkatapos nitong salutation, consolation to believers facing trials. Babasahin natin isa-isa. Tingnan ninyo. Una, sabi ni James, ito ang ibig sabihin. The meaning. Find meaning and purpose in trials. Pag kayo ay may mga dinaan ng bagyo, tandaan ninyo to. May kabuluhan lahat yan. Pag kayo ay totoong mananampalataya. Tingnan nyo, sabi niya. And as I said, I will be reading from the New Living Translation. Dear brothers and sisters, whenever trouble comes your way, let it be an opportunity for joy. For when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So, let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything. Sabi niya. The next portion, pray in faith. Manalangin kayo. Pray in faith for wisdom to face trials. Sabi na verses 5 to 8. If you need wisdom, if you want to know what God wants you to do, ask Him and He will gladly tell you. He will not resent your asking. But when you ask Him, be sure that you really expect Him to answer. For a doubtful mind is as unsettled as a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. People like that should not expect to receive anything from the Lord. They can't make up their minds. They waver back and forth in everything they do. Sumunod na portion, verses 9 to 11. Apply a Christian worldview to wealth and poverty. Sabi ni James, Christians who are poor should be glad, for God has honored them. And those who are rich should be glad, for God has humbled them. They will fade away like a flower in the field. The hot sun rises and dries up the grass. The flower withers and its beauty fades away. So also wealthy people will fade away and with all of their achievements. Sumunod, pinakita ni James, promise to those who persevere amidst trials. Sabi na verse 12, God blesses the people who patiently endure testing. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. And then verses 13 to 18, here is a proper view of temptation during trials. Sabi rito, and remember, no one who wants to do wrong should ever say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else either. Temptation comes from the lure of our own evil desires. These evil desires lead to evil actions, and evil actions lead to death. So don't be misled, my dear brothers and sisters. Whatever is good and perfect comes to us from God above, who created all heaven's lights. Unlike them, He never changes or casts shifting shadows. In His goodness, He chose to make us His own children by giving us His true word. And we, out of all creation, became His choice possession. So again, anong bagay na makikita natin dito
sa consolation na binigay ni James para sa mga mananampalataya. Klaro na pinapakita niya na pag ikaw ay mananampalataya, you are not exempted from storms. You are not exempted from trials. You are not exempted from persecution. Huwag mong isipin na pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka magkakaproblema sa mga relationships mo. Lahat ng tao magiging kasundo mo, mabait silang lahat sa iyo, pakikitaan kanila ng kabutihan, pagpapalain kanila. Not so. We live in a world of sinners. We live in a world where people don't like God, don't love God. At hindi lang yon, hindi lamang ang kalaban natin, itong mga hindi mananampalataya sa mundong ito, kaaway pa natin ng Diablo. Ginagamit niya ang iba't ibang mga bagay to cause us to fall into sin. And the more, mas kung papanong mas seryoso ka na sumunod sa Panginoong Diyos, you can expect greater opposition from Satan. Now, some of us are confused. Some of us are wondering, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? And James says, you can pray for wisdom. Ask Him, Lord, anong purpose? Bakit mo pinapayagan ang lahat ng ito? And ang nais ng Panginoon Diyos in all of these persecutions and trials that we're facing is to produce Christ-like character. Yan ang pinaka-importante sa Panginoon. Hindi yung mayaman tayo, hindi yung malusog tayo, hindi yung malakas tayo, hindi yung influential tayo, kundi na tayo ay mas katulad ni Jesus Christ. Yan ang nais ng Panginoon.